Kamusta mga tropa? Tolits na naman to ng Haliporot Audio TV. Kung makikita nyo, mayroon na naman tayo ditong isa na namang kachipanggahang produkto galing sa Lazada. Ito po ay tinatawag na lavalier microphone or lapel microphone. Kung makikita natin, ang kanyang input jack po ay patusok. Pinili po natin to para subukan sa ating DJI Osmo Action Cam. Kung makikita po ninyo, wala po siyang saksakan na butas na papasok yung ating input jack. Type-C na USB lang po ang input netong DJI Osmo Action 3. So, kinakailangan natin ng adapter. Ito po yung adapter. Ito po ay USB-C audio adapter na ginagamit sa mga cellphone para makagamit ka ng ganitong microphone. Katulad ng sabi ko, kachipanggahan na naman to kasi itong microphone na ito ay nagkakahalaga lamang po ng 65 pesos. At ito naman pong audio adapter ay nagkakahalaga ng 71 pesos. So, subukan natin ngayon. Tingnan natin kung gagana ba siya sa ating DJI Osmo Action Cam. So, kabit natin tong Type-C na USB. Kakabit natin dun sa input ng Action 3. Yan. At pag nakikabit na natin yung ating adapter, isasaksak na natin yung ating microphone. Ayan, mga tropa, yan bali yung kalalabasan niya. No? May adapter, Type-C USB, audio adapter, yung microphone. Yan na siya ngayon. Tignan natin kung uubra ba siya sa DJI Osmo Action. Ayan, mga tropa, kung makikita nyo, meron na siyang microphone icon dun sa ibabaw. At kapag tinap natin yung ibabaw nito, makikita nyo yung may pumapalo. So, ibig sabihin, meron siyang nasasagap na audio. Ngayon, ititest natin tong microphone na to sa labas. Purpose natin is malaman kung uubra ba yung chipanggang microphone na yan kung gagamitin natin siya pang motovlog. Let's go! Good morning mga tropa! Quick test lang tayo ng microphone na nabili natin sa Lazada para sa ating DJI Osmo Action 3. So, subukan lang natin kung uubra ba itong mumurahing microphone na yan. Kung uubra ba siya na pang motovlog. Ako nga pala, wala akong full face helmet. Kaya medyo alanganin talaga to pag ganito yung itsura. Kasi yung hangin, bubuga lahat sa mukha ko yan. Pero tingnan natin kung ano yung kayang sagapin itong microphone na yan. Ayan o. Oh. Okay, kamusta mga tropa? Tinetesting natin ngayon yung ating chipanggang microphone na nakuha natin sa Lazada. Sana kahit pa paano klaro siya, hindi masyadong garagad or hindi masyadong basag. So yeah, testing lang natin. Mic check 1, 2, mic check 1, 2. Nandito tayo ngayon sa unit up kung saan ito yung Lazada malapit sa lugar namin na kukunti yung dumadaan na sasakyan. Kaya dito kahit pa paano maganda magwasu-wasu. Okay, check mic, testing, 1, 2. Test mic, testing, 1, 2. Check. Microphone test, 1, 2, 3, 4. Microphone test, check. So ayan mga tropa, tapos na nating i-testing yung ating chipanggang lavalier microphone na galing sa Lazada. Ang napuno ko sa kanya, nasa sagap niya naman yung boses ko, kaya lang parang mahina yung sagap ng boses. Tsaka kung mapupunan nyo, wala siyang ambient noise. Yun yung ingay na kapag ka hindi ka nagsasalita, dapat maririnig mo yung ingay sa paligid. Sample na lang yung tunog ng motor, hindi niya nasasagap. Hindi ko alam kung maganda yon o yung okay yung ganun. Pero sa akin, parang nung ine-edit ko na yung video, parang feeling ko, para lang ako nagbo-voiceover. Meron akong i-play na clip. Ito ang gumagana rito is yung internal microphone ng DJI Osmo Action 3. Kung saan maririnig nyo talaga yung ingay ng paligid. Hindi ko alam kung bakit ganun. Pero kung boses at boses mo lamang yung gusto mong ma-record habang nagbibideo ka, sa tingin ko, okay na rin sa presyo niya. Sa presyo niya na 65 pesos para sa microphone at 71 pesos para dun sa adapter, tingin ko okay na rin naman siya. Kung boses at boses lang naman, lalo na kung under budget tayo.
Alam naman natin na kung gaano ka mamahal yung mga microphone na para sa ating DJI Osmo Action Cam. Kaya kung medyo under budget at gusto mong magsimulang mag-motovlogging, tingin ko pwede na rin to. Pwede na rin siya. Uubra na rin. Maraming salamat mga tropa. Hanggang sa muli. Ciao.